Welcome back sa ating channel. Hindi mo na ba ma-view ang iyong CCTV gamit ang application ni Dahua na GDMSS or GDMSS HD or Lite? Hindi mo na ba siya ma-view? So sa videong ito, pag-usapan natin kung paano natin yon mapapa-function or ano ba ang possible na problema. Okay? Pero bago yan, bakit hindi mo pa pinipindot ang subscribe? Ayun nga, kung ang iyong CCTV, nakikita mo gumagana sa monitor, nagpa-function sa iyong monitor, tapos pag-check mo nung settings niya is naka-online naman, pero pagdating sa cellphone mo, gamit ang application na GDMSS Lite or GDMSS HD, hindi mo na siya ma-view, pero doon sa laptop mo na gamit ang Smart PSS, na-view-view mo. So, ito ang solusyon na maaaring gawin mo. So, ang una mong gagawin, mag-download ka ng application na DMSS sa Play Store. Kahit doon sa iPhone, maaari ka mag-download ng DMSS. Okay? So, ito yung application na yon. Ito yung application na yon. Yan, DMSS. Yan. Mag-download ka ng application na yan kasi yan ang gagamitin mo para ma-view mo yung CCTV. Tapos pag ma-download mo na magiging ito na siya. Ayun oh, nakikita nyo yung DMSS. Tapos ito yung dating application mo, GDMSS Lite at saka GDMSS Plus or ano pa, GDMSS HD. So, ang problema, hindi mo ma-view gamit ang application na to, yung GDMSS Lite. Pero since mayroon ka ng DMSS, ang gawin mo, open mo itong GDMSS Lite. Tapos, dito sa taas, itong may tatlong arrow na to, ay tatlong guhit. Pindutin mo yan, then punta ka dito sa Device Manager. Lalabas dyan yung mga nakasave na ano mo, nakasave na system. So dito sa akin, bilang CCTV installer, marami ang system na nakalagay dito sa akin. Marami yan. So, piliin mo kung anong system yan na hindi gumagana. So, ako, pipiliin ko tong isa. Kagaya nito. Yan. Tapos, click mo itong pen para ma-edit. Okay? So, yan. Nakalagay yung detalye dyan. Itong nakalagay na SN or serial number, long press mo yan. Tapos, click mo yung copy. Kailangan, tandaan mo yung username at kailangan alam mo ang password. Okay. So, ano na, na-copy mo na, tapos alam mo na yung password, mag-exit ka na dyan, punta ka na dito sa application ni DMSS. Kita mo yan. Pagpindot mo ng DMSS, yan ang lalabas. Yan. Ganyan ang lalabas sa kanya, DMSS. Ang gagawin mo, pindutin mo yung plus sa taas na kanan. Pindutin mo yung plus, then input mo itong manually add Bluetooth search. Pindutin mo yan. Pero kung nandun ka sa actual device, maaari mo i-scan. Tapos, hanapin mo yung recorder mo. Is it NVR? Is it DVR, XVR? Or IVESS? So, dito sa naka-install, dito sa client ko na to, is ano siya, DVR, XVR. So, click natin yan. Tapos, long press natin dito para mailagay yung serial number na yon. Then, once na nailagay ng serial number, click natin yung next. Magre-read na yan siya dyan. So, pagbukas siya ng ganito, once na naka-online yung DVR, magbubukas siya ng ganito. Nakalagay na yung serial number dyan, edit mo na lang, ilagay mo yung name, anong name ipapangalan mo. So, let's say ilagay natin demo. Demo. Tapos, username admin, ilagay mo yung password, yung tamang password. So, lagay natin yung tamang password, then, click natin yung OK. So, once na tumama yung password mo, pagkalagay mo ng password, pag tumama, ganito yung lalabas, then click mo yung completed. Once naklinik mo yan, automatic nang i-view niya yung mga CCTV. So, ayan, nag-view na ang lahat ng CCTV niya. So, ito na yung magiging application mo kapag ka mag-view ka ng CCTV. Ito yung ginagamit na application ng mga Dahua na CCTV or Dahua na recorder. Kasi wala na yung GDMSS. Pero sa kasamaang palad, mas maganda pa rin ang function ng GDMSS. Lalo pagdating sa playback, ang GDMSS, kaya nun ng tatlong araw na playback. Then, kapag ka nag-zoom in ka,
kapag maglipat ka ng oras, hindi malilipat yung pag-zoom in. Samantalang dito, wala, sa review, sabi ko nga, pangit yung ano, pangit yung review na binigay ko dito sa application ng DMSS. Hindi siya ganun ka, hindi siya kasing ganda nung DMSS. Okay? So, ayan, hanggang doon lang. Kung may katanungan kayo, maaari kayong magtanong. Sana ma-view mo na yung CCTV mo sa iyong bahay. Pero kung sakaling hindi man siya magano, hindi man siya mag-a-access, kagaya dito, dito sa isa, may isa pa dito. Kagaya dito, itong isang kliyente, hindi ko siya malipat kasi naka-offline yung DVR niya. So, it's either hindi siya nakakonnect sa internet. May isa ditong ano, may isa ko ditong kliyente. Yan. Ito, hindi siya malipat. So, copy natin to. Copy. Tapos, buksan natin dito sa DMSS. Open ulit natin. Manually add. DVR XVR. Pag ganyan yung lumabas, ibig sabihin, hindi connected sa internet yung ano mo, yung recorder mo. Kaya i-check mo muna yung internet connection mo. So, maaari kang dito sa yung ano, dito sa yung CCTV na yan. Okay? So, dito sa yung CCTV, maaari kang mag punta sa network. Main menu. So, maaari kang mag-ano lang yung CCTV. Check mo yung CCTV mo. Punta ka sa main menu. Tapos, network. Ito. Network. Tapos, kailangan makita mo yan na naka-online. Yan. Pag hindi, check mo dito. Okay? Check mo dito, mag-request ka ng ibang IP. Pag ayaw pa rin, kailangan yung CCTV mo, nakaganyan yung likod ng recorder mo, umiilaw. Yung port ng LAN. Kasi kapag ka hindi umiilaw, ibig sabihin disconnected yung internet mo. Okay? So ayan, hanggang doon lang. Thank you.